What's up, mga friends and friendship? Good morning, good evening, and good day, and mayad-ayad gato adlaw, and then mayong buntag sa tanan sa lahat na mga friends and friendship. At welcome back to my channel, Mama Ella Bulan Vlog. And today is Wednesday. Matatapos na pala ang month ng October, and then November is coming na, and then one month na lang is December. Wow, sana maging totally no quarantine, totally na wala nang ano tawag dito, yung lockdown ba? Sana ay magiging okay ng sitwasyon para ang lahat ay magiging happy this coming December, this coming Christmas and New Year. Wala nang pandemic. Say good morning! Morning. JR, say good morning! JR! And my friends and friendship, ay ito same as usual from the Bay Point, going to Vallejo. May appointment si Abby. May appointment siya ngayon after na na-hospital. This is a follow-up check-up sa kanyang primary doctor. How are you, Daddy? Are you okay? Yeah. Okay naman daw siya. Nag-i-enjoy ka ba sa mga kinakain mo? Nag-i-enjoy naman daw siya sa kinakain niyang walang asin. So, ito na naman, makulimlim naman mga friends and friendship ang panahon. At ano bang aasahan namin dito sa ngayon, dahil papunta na kami sa fall ngayon, nag-ulan na, going na sa winter. Sa Lake Tahoe nga, ang kapal-kapal na ng snow. Dito kami sa Vallejo, walang snow. Bababa kasi ang lugar namin. Ang nagkakaroon lang ng snow doon sa mga upper portion ng California. Yun. At ang dami ni JR na dala ng Jollibee, kaya i-deliver ko sa mga kapatid niya ang mga spaghetti at ganun, at mga chicken. So to, paano sabihin natin mag-enjoy tayo ngayon eh, ang dilim. But still, continue pa rin ang life, enjoy life, dahil wala naman tayong magagawa eh. Talagang ganito ang buhay. Mas mabuti pa kayo dyan sa Pilipinas. Kahit papano, ini-enjoy ninyo ang buhay ninyo. Pasumba-sumba. Yeah, pasumba-sumba lang sila doon sa plaza, sa park. Ako dito, ako nagsusumba sa kusina. Sumba. Doon ako sa kusina. Eh, sa Pilipinas eh, kahit nagwawalis ka lang nga di eh. Doon sa bakuran mo, may dumadaan na kakilala mo. Oh, ano? Kumusta? Ganito, si ganon, ganon, ganon. Sa ganong buhay doon sa Pilipinas. Ay, kahit papaano eh. Kahit mahirap ang buhay sa atin eh. Happy pa rin ang tao. So, kami, kahit hindi happy, ginagawa naming happy. Lalo na ako, kahit hindi happy, ginagawa kong happy. Yan o naman ang happy ko dito. Yung pag nabubol, pupunta ko sa mall. Anong gagawin ko din doon? Dilugin din ako. Mamimili, magsa-shopping. O kaya kung walang cash, di magka-card, di utang na naman yun. Kaya better to stay na lang sa house para walang utang. Okay. Well, dito sa Glen Cove, malapit lang sa Vallejo. Open ang trunk namin. Kaya nag-warning. Ayan, setting na. Okay. Kumakulimlim. Ang panahon. Ay, nang mag-yelo ang mga dahon ng puno. Yan. After mga itong buwan na to, kagang na lang ang kagkay na lang ang natitira. Kagang. Tagalog. Kagang. Tagalog ba yun? Kagang.
tangkay na lang ang natitira na sa puno. Natawa na ako ni Papa Judy. Ayan. Tangkay na lang ang natitira, matitira after all. War doctor, nandito kami sa room. My dad. Dito kami sa room. Inaantay ang doctor ni Judesis. And evaluate na siya. Kaya, dito muna kami. Antay-antay ko. Peace, Dad. Ayan kami dalawa, oh. Parang ingot. Siyempre, kailangan parating nandito ang caregiver. Dahil binabayaran ako ng state para alagaan itong pasyente ko. Kahapon, nag-schooling ako para sa kanya. O anong mga food, in-educate ako. Pinatunod ako ng video. At may certificate na ako. Certified na ako na mag- prepare ng mga food, ng gamot, at kung halimbawang madialysis siya, ako na ang kanyang nurse na mag-ooperate ng mga machine niya, kung ano man. Pero wala pa yon, preparation lang. Okay? Ang caregiver niya, ang private niya, nurse niya. Dala-dala niya parati. Maganda naman ang private niya, nurse. Ang private nurse niya. Yan. Kaya inaalagaan ko yan. Tapos, sabi minsan, sabi nga, susumbong daw niya ako sa state. Dahil daw, minsan siya daw ang nagpiprepare ng pagkain ko. Kasi minsan, sakit ulo ko, siyempre, ganun talagang kaya masakit din ang ulo. Sakit ang may, hindi naman ba yun, napakasakit. Siya ang nagpiprepare ng pagkain ko. Sabi niya, bawas daw ang sildo ko. Inalagaan ko dahil isusumbong niya ako. Huwag mo ako isumbong. Bakit isusumbong mo ako? Ha? Susumbong daw niya ako pag hindi daw siya binibigyan ng pagkain. Isarap yata ang pagkain niya araw-araw. Mingi siya ng sabaw, okay. Iniingat ko lang ang tubig. Nilagyan ng sibuyas. Nilagyan ng kamatis. At ilagay ang isda. Yun ang pagkain niya. Ligupin niya, parang uminom siya ng tubig. Sausaw niya. Pero hindi ko siya masyadong pinapakain. Minsan lang. At walang dilata. Dahil ang kidney niya ay 13% na lang ang function ng kidney. Nantay na tumaas taas. Kaya no salt talaga, no salt. Bawal talaga. Kaya hindi na siya makakain ng like tinapay na gumagawa ko ng Spanish bread. Hindi siya makakain doon. Kailangan naman na hindi ko lalagyan ng star margarine ang Spanish bread. Eh, yun talaga sa recipe. Kaya siya ang hindi kakain. Kaya gawa din ako ng special na tinapay na walang asin. Diba? Mga pensan pa siya. Dukis naman ang quality of bread. At kapag manicure, tingnan mo yung mga friends ng friendship. Ayan. At kapag manicure ang caregiver, dahil pag hindi nag-manicure ang caregiver, ay napunta lang ka. Kala mo yung kagahuli ng pisopan sa dagat. Alam niya ko ng pisopan. Ano ba yan? Patagahuli, tuway, shell, yung mga shell. Ay nakuha, ewan, hindi ko alam sa Tagalog yun. Okay, kaya pinapatingnan ko lang sa inyo. Ayan, nakamanicure na ako. Ayan, nakamanicure na ako. Para mukhang professional naman ang dati. Baleo, tapos ang appointment namin.
Tapos na ang appointment ni Happy sa doctor. At nandito na kami sila, Bam. At ready na sila. Okay. Bili muna ako ng saging. At wala. Ay, mamaya na. Bili muna kami ng paper towel. Nagmura ang kape, mga friends. Folger, $6.99. Nagmura siya. Until... yeah, hanggang sa 21. Ito, buya. Buya sinambag. Ano na oh? Ang back tissue. How much? $6.99. At itong $6.99 din, mura lang pala. Okay, let's go back na. Let's go. $99. Minus $2 equals $6.99 na lang. Ayoko rin bumili ng marami at na-expired. Pagkano? Mahal naman. Kasi ah, pa ako ng tapes. Ochi. Parang naman ako dito. Bumili kong sasiyo ng chicken. Saging pa, Jelica. Bili ng saging. Saging, mahilig talaga sa saging sila. Okay. So, let's go. Okay. Pa, bigyan mo ako ha. Makarama, simple yan. Wow, 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 wow. Ito ang pinamamili ko. Wala na kasi kaming paper towel at saka toilet paper, bathroom tissue. At yung mga pagkain lang na kailanganin. Yun lang, wala nang iba. Ay, may gatas pa naman tayo sa bahay, no? Saka na ako bibili ng gatas. Malapit lang kasi, madali lang kasi ma-expire dito mga friends and friendship ang mga milk. Kainin muna ako bibili. Yun na si Papa. O, kargada na, GR. Ayan. Doon, G. Sige.
Unahan mo muna yung bathroom tissue. Pakiayos. Ayun, ito muna. Unahin mo muna yan. Yan. Doon banda sa dulo. Doon. Yan. Pagkasyahin mo sila patagilid. Ang mga cereal kasing kinakain namin at ni Zoe rin, mga bata. Sige, tulak. Tulak pa, G. Ay, sumabit, sumabit. Oh, okay. Ayan pa. Ayan. Ayan pa yung grapes. Kunahin mo muna yung grape. Dandahan at baka mabagsak. Ayan. Okay. Tapos yung apple. Apple muna. Dapat. Ang bagel. Ayan na. Tumili ako ng kape dahil mura lang siya. $8.99 pero ngayon naging $6. Na kami, galing na ako doon sa Costco. Bumili lang ng mga pangangailangan. At alam mo din, nag-sale ang kape. Yung Folgers. Ito ang inaabangan natin noon every year. Ito lang si sale, hopefully na by December magsisale din siya. Ngayon sale talaga siya. Ang $8.99, nag-sale siya ng $2. So, naging $6.99 na lang siya. Kaya kumuha ako ng isa pang consume natin. Mayroon pa ako doon, di ba, mayroon pa akong dalawa. Kaya pinadala ko yung isa sa Pilipinas kay Nuy Juanito. At yung isa mayroon natira pa doon. Mayroon pa doon eh. Yung ginagamit pa natin Folgers pero hindi pa natin naubos yun. Kumuha na lang ako ng isa pa. Okay, yun ang maganda abangan mo. Mga chocolate ang dami. Alam ko, diyan magsisila yung chocolate na yun. After Christmas or Halloween. Yun ang magandang bili ng mga ganyan. Ipapasalubong mo kung umuwi ka. Kailangan ang bigat. No, kailangan ipapackage mo dahil pag binabagahin mo na isasabay sa iyo pag umuwi ka sa aeroplano. Naku, Diyos ko, ang bigat. Ako hindi. Ako biro nito yung mga pabigat? Ay, dahil ilang piraso lang, ay kung marami. Ayun. Kaya pa-uwi na kami. Anong oras na? It's 2:55 almost. 3 o'clock na. Nag-aantay na si Zoe doon siguro sa bahay. Iniwanan lang namin doon sa kapatid niya at saka kay Jarrell. Kaya pa-uwi na kami. Kabalik na kami sa Bay Point. Today, my friends and friendship, and thank you for watching Mama Ella Bolano Vlog. Don't forget to subscribe my channel, and don't forget to hit the notification bell just to update you always kung may mga bagong vlog, and hit the like and share, and always comment if you have something to comment down below the box. So, thank you for watching, my friends and friendship, and
Salamat sa mga subscriber ng mga bago na kahit paunti-unti ay mayroon akong nagdadagdag na nagsusubscribe sa akin. Maraming salamat sa inyong lahat. At sana, wish ko pa na dumami pa ang mga subscriber ko. At pag dumating na ako sa point na marami na akong subscriber, ay makakatulong din ako sa mga nangangailangan. Time will come. So, my friends and friendship, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na kayo. And pag nag-subscribe kayo, ay malaking bagay yan para sa akin. Maraming salamat sa inyo. Bye-bye!